Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Little girl, so straight and tall, so rescued to Arthur's side. Long have I waited for your call. Home to me and sangalan ng mga alam ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkakusap. Inaamin ko sa mga kapangyari ng Diyos at sa iyo mga kapatid. Inaba akong magkasala sa isip, sa lita, sa gawa, at sa aking pagkulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal na, at sa iyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ng ating Diyos. Kawalan tayo ng mga kapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kawalan ka. Panginoon, kawalan ka. Kristo, kawalan ka. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang pagsasasa kasalukuyan ng pagkapakasakit ng aming Panginoong Mahal. Upang kami pagindapagin mo kami na ibinunga nitong kapatawaran sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos ay malapit at siya ang papatunay na wala akong sala.
Oo, ako ay iyong dingin sa panahon yung ibig. Oo, ako ay iyong dingin sa panahon iyong ibig. Dahilan sa iyo, ako ay pinaglaki, napahiyang lubos sa pag-aosyang sa mga kapatid para ako iba. Kasambahay ko, nag iabot nila ang pagmamahal ko sa banal kong templo. Matindi sa kalooban ko sa akin ko magsa maghamang sa iyo. Kung ako iyong bigin sa panahon iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala lang marawa ang inasahan kong habang ay nawa. Iwala kong maliw sa buhay kong ang aba. Sa halip na pagkain ng ako'y magutong ang tulog sa akin mabagsik na lasa, suka, at bitubi ang ipinalito. Kung ako iyong bigin sa panahon iyong ibigin, pupurihin ang Diyos aking aawitan. Dadakilain ko, masasalamatan kung makita ito iyong mga dugma. Sila ay sasamba sa laki ng buwan. Inirinig ng Diyos may kailangan lingkod na bilanggol di man nalilimutan. Kung ako iyong bigin sa panahon iyong bigin, tumayo po ang lahat. Nagbubuhay kami sa iyo, halin namin Heso Kristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patutuo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariot, isa sa 12 ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung turuan ko kayo ng malaking si Jesus? Tanong niya. Doon din ay binilangan nila siya ng 30 bilang. Mula niya, tumadang na si Judas ng pagkakataon upang maging pagkakataon si Jesus. Dumating na unang araw ng pagkistahan ng tinapainawa ng labadura. Dumating kay Jesus sa mga labad at nagtanong, saan po ninyo ibig na ipaganda namin kayo ng hapunang pangpaskwa? Sumagot siya. Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang tao ito. Sabihin sa kanya ang ganito ang pinasasabi ng guro. Malapit ng aking oras. Ako ang mahalagyan ko rin sa bahay mo kakain ng hapunang pagpaskwa. Sinunod ang mahalagyan ang utos na Jesus at inihanda nila ang hapunang pagpaskwa. Nang gabing iyong yaon, dumulog sa apat ni Jesus kasama ang 12 lalabad. Samantalang sila yung mamangin ng usap sa Jesus, sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakatulong sa akin. Nagtubo ang mga lalabad at isa't isa ay nagtanong sa kanya, ako po ba ang Panginoon? Sumagot siya. Ang kasabay kong sumausap sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit sa paraan ng magkakanulo sa kanya, mabuting hindi na ipinanganak ang kaakwa. Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong,
Ikaw na ang magsabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo ko tayo. Ang pagkakatulog kay Jesus ni Judas kahapon po ay ito rin yung binigyan ng pansin kasi mula sa ibang ebanghelyo ang ipinamanhin kahapon. Sabi po namin kahapon ay yung pagsasawsaw ni Jesus ang siyang ipagkakanulo, ang siyang pagkakanulo sa kanya. Ang kausap naman ni Jesus ay si San Juan. Ito ay mula naman sa Ebanghelyo mismo ni San Juan. Ngayon po ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ito ay ni pinamahayag na si Judas mismo ang tanong ngayon, ako po ba Panginoon? At sinagot naman siya ni Jesus, ikaw na ang nagsasabi. Bahagi yun na kung saan ay isang masakit na karanasan na ikaw ay ipagkakanulo. Pero tulad ng po na sinabi ko kahapon, ay ang kalatagay ang katatagan ng Jesus. Ang katatagan ng Jesus na ang manatiling tapat kahit na sa ginda na pitraya sa ginda ng pagkakagulo sa ginda ng pangiiwan ng isang kasama. Pero yung huwag namin kalimutan na habang tayo tumatahak sa daigdig na ito na sa ng ating kahinaan at kakulangan sa sarili nating pamamaraan ay para na rin namin ipinagkakanulo si Jesus. Sa panahon na tayo ay nagkakasala, ipinagpapalit natin si Jesus. Yun ang huwag din natin kalimutan. Yung kasalanan ni Judas ay naging bahagi din ng ating karanasan. Pero huwag natin kalimutan na nawa ay huwag tayo humantong katulad ni Judas na talagang nawala na ng pag-asa sa ginna ng kanyang kahinaan at kakulangan. Pero yun po yung makita natin sa daigdig na ito. Kinakalimutan natin si Jesus sa oras na tayo nagkakasala. Ipinagpapalit natin si Jesus kapag tayo ay nagkakasala. Iniiwanan natin si Jesus kapag tayo ay nagkakasala at pinipili natin ang mga bagay na kagustuhan namin na hindi tumutukoy sa
ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya po, hindi lang si Judas ang nagtataksin kay Jesus. Bahagi nyo na kung saan ang nalaluan namin ito sa panahon tayo ay pumili ng kasalanan at iniwasan namin noong itinuro ng Jesus. Kasi ilagyan ko yung ginawa ng kasalanan. Hoping natin itong sa tingin natin na maging solusyon sa problema na hinaharap natin. Kaya sana po ngayon panahon na ito ng mga mahal na araw ay hinakailangan natin din yung katatagan ng kalooban. Katatagan ng kalooban. Katulad ng katatagan ng kalooban ng Jesus na maging bahagi na masanay din yung ating kalooban. Nalin, yung manatili katulad ng pagpapanatili ni Jesus. Kung hindi pa natin magawa yun, ay yung kalooban na handang magsisi at humingi ng kapatawaran. Kasi magiging ating kalooban yung mga hindi kasintagan ng kalooban ni Jesus sa gitna ng ating pagsumikap. Kasi tayo ay makasalanan, may bahagi sa atin ng kahinaan ng kakulangan. Pero huwag namin kalimutan yung grasya ng Diyos na pakinabangan natin ang kanyang awa at kapatawaran. At yung biyaya o huwag natin kalimutan ngayong panahon na ito na lahat ay nanggaling sa kanyang awa at walang hanggang katapusan kapatawaran. At yan po yung ipagkasalamat natin sa Diyos. Kaya po yung sakramento ng pagkisali, sa nyo yun yung sakramento na dumadaloy sa walang hanggang awa ng Diyos. Nasa ako ngayon, patuloy natin ipakinabangan. Patuloy natin ipakinabangan. Na magkaroon tayo ng puso na handa humingi ng tawad. At magkaroon tayo ng kaisipan. At puso ng tumulad sa puso ni Jesus. Na kaya niyang ibigay ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya ito po yung aming ipinagdarasal sa ako sa ating pag-oposisyon. Sa ating pag-oposisyon, ito yung aming ipanalangin. Ito yung aming ipanalangin. Nalubos na ating pakalabangan yung kanyang walang hanggang haba at pagpapatawad. Nanawa na siyang magbigay ng lakas sa atin. Hindi, doon ang tayo kukuha ng lakas. Paano maglaparan yung pagdating ng kasalanan? Gawa ng awa at pagpapatawad ng Diyos. Doon tayo kukuha ng lakas. Kasi alam natin mahirap
maging palatag sa gitna ng mundong ating ginagalawa. Maging magtag lamang tayo sa amin, katulad ni Jesus, sa babaeng pamamaraan, sa pamagitan ng kanyang walang hanggang awa at pagkapatawa. Yung sabihin ay, pwede lamang natin paglabanan ang kapangyarihan ng kasalanan kung tayo ay makatulad kay Jesus na palagi ng dami magpatawa sa gitna ng ating kahinaan at kakulangan. Na nawa ay nung makita natin na maging bahagi ng katulad ni Judas na handang patawarin ng Diyos. Bakit lang sumuko si Judas? Kasi gawa na ayaw ng pakinabangan. He is too proud. Napakayawang niya na lumapit at humihing ng kapatawaran sa gitna ng kanyang kahinaan at kakulangan. Bakit? Akala mo kasi tama yung kanyang ginagawa. Tama yung ginagawa ng pagkakasala. At yun kung isa, yung nagiging pamantayan ng tao, akala namin tama yung ginagawa namin pagkakasala. Iyayasipay namin yung aming pagkakasala. Kaya kung isa nahihirapan tayo huminig ng tulong at awa ng Diyos. So, nawa, magkaroon tayo ng puso na handang lumapit palagi sa dakilang awa at pagmamahal ng Diyos.
ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming pinahaya. Ang muli mong pagkabuhay ay pinatiliwan hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay mo rin magbabuhay ng manapin. Yari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang araw sa nagpakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami yung minarapat na tumayo sa ramo para magtingkod sa iyo. Iisinasaon namin kami magsasalo-salo sa katawan at ugong ni Kristo ay magpuklod sa pagkakalusa sa pamamitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo yung simbahang nagaram sa buong dinding, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Bonaventura, at ang ganang kapalian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asa sila yung muling mabubuhay kayo din ang lahat ng mga bumana. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo ang tapatang kami lahat ang kasalo sa iyong buhay na unang wakas. Kaysa ang mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, San Martin at ang lahat ng mga pangalan ng buhay dito sa dikting ng kalugod-lugod sa iyo. May pagbiyunawa namin ang pagpupuli sa kararapan mo. So, makita na yung anak na aming Panginoon, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ang parangal pagpupuli sa iyo. Diyos ang mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen, amen, amen. Upang tunay natin pakinabangan ang walang hanggang awa at pagpapatawad ng ating Diyos. Ama namin, sumasalamin ka sa Panginoon Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ay isang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, ilangin mo sa marino. At sa marino. Ibigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Bye.
Sinulit po tayo lahat. Panalangin para sa mga biktima ng extrajudicial killings, para sa kanilang naiwang pamilya at sa kaluluwa sa purgatorio, sa pagtugtog ng kampana sa ikawalo ng gabi. Ama namin nasa langit, sa inyong dakilang pag-ibig niligayan niyo kami, na inyong kawangis. Pinagkalooban niyo kami ng buhay na dapat namin igalang pangalagaan at mahalin. Buong kababaang loob namin hinihiling na patigilin na ninyo ang extrajudicial killings dito sa aming bansa. Kaawaan po ninyo ang mga kaluluwa ng mga tumanaw sa ninyong JK. Naway ang kanilang naiwang mga pamilya ay magkamit ng katarungan, hindi mawala ng ikabubuhay. Manatili nawa ang kanilang pag-asa sa iyong walang hanggang habag at sa buhay na walang hanggan. Ipagkaloob po ninyo na ang mga nagtutulak at gumagamit ng iligal na droga ay magkaroon ng lakas na loob na tumigil na. Gayun din naman, naway ang mga sumukuna at nagsusumikap na magbagong buhay ay muling makapagsimula at huwag mapahang. Naway ang mga may kapangyarihan ay matutong magpahalaga sa buhay bilang kaloob ng Diyos. Naway maging instrumento sila ng pagliligtas at hindi maging sanhi ng anumang kapahamakan ng kapwa. Kasabay ng pagtunog ng mga kampana, pinanalangin namin ang mga kaluluwa ng mga kapatid namin naging biktima ng extrajudicial killings at lahat ng mga mahal naming lumaw. Sa iyong awa at mabag, maranasan nawa nila ang walang hanggang kapayapaan at kagalakan kaisa ninyo sa kaligtaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggang. Maria, Ina ng Buhay. San Pedro Palunson. San Pablo ng Ermitaño. San Manuel de Porres, patron ng mga may sakit. Tumayo po tayo. Ama namin ang pagmahal, paundangan sa pag kamatay ng iyong anak na sa pagdiriwang na ito ay siyang naganap. Ipagalaw mo kami mga panalig ng wakas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Palain kayo ng mga pangyarihan ng Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo. Taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos.